Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 3, 2023. At suportahan daw si Congressman Arnie Teves, Gerald Bantag, Maharlika, Bagong Lipunan, at sa lahat. Natawa ako doon mga tol sa nabasa ko na komento mula po doon sa live streaming nitong si suspendidong Congressman Arnie Teves kahapon. Ito po yung tinutukoy natin mga tol. Oh. Baka sabihin nyo, ako po, hindi po. Ah. Sabi po dito nitong Macy Necesario, support Congressman Teves, General Bantag, Maharlika, Bagong Lipunan at sa lahat. Hindi ko magawang hindi matawa dito mga tol. Nakakatawa talaga yung nabasa ko po na iyon. Ano na ang nangyayari sa mga ilan po nating kababayang Pilipino? Teves, Bantag, Maharlika, Gagong Lipunan, susuportahan? Anak ng teteng na yan. Lahat po tayo merong karapatang ipahayag ang ating mga saloobin. Kalayaan po ng bawat isa sa atin yan. Recognize po iyan no other than ng ating konstitusyon. Yan po ang kalayaan po sa ating pagpapahayag ng mga saloobin, particular sa mga grievances po natin sa ating gobyerno. Hindi po tayo pinagbabawalan ng ating gobyerno, ng ating batas. Subalit lahat po ng kalayaan ay meron pong hangganan. Ang karapatan po natin to speech ay meron pong hangganan. But I am not saying na ang ginagawa po ng mga kababayan po natin ito na iilan lamang na sumusuporta sa mga taong binanggit po natin kanina ay hindi po tama o labag sa batas. I am not saying na ganun po iyan. Kasi the mere fact na ikaw ay sumusuporta, publicly expressing your opinions dito sa mga tao na ito, hindi ka po lumalabag sa batas. Pero dapat naiisip po natin ninyo na ang mga taong kinakampihan ninyo, tanong nyo sa inyong mga sarili, ano ba ang mga ginawa ng mga tao na ito? Bakit po sila kumakaharap sa mga ganitong problema? Si Gagong Lipunan, napakabalahura ng kanyang mga content. Walang ginawa kung hindi siraan ang pamilya Marcos. Balahurain ang ating unang ginang na si Attorney Lisa Araneta Marcos. Si walang hiyang si Maharlika, kumakaharap ngayon ng isang kaso ng paninirang puri. Sa mga nagsasabi na walang warrant of arrest itong si Maharlika, isampal ko kaya sa pagmumukha ninyo ang katotohanan na meron siyang warrant of arrest. Pero hindi sa akin manggagaling iyan. Sapagkat inirerespeto po natin ang ating otoridad, higit sa lahat, ang sinumang individual na dapat maglahad kung meron bang warrant of arrest na itong si Maharlika o wala. Pero ang masasabi ko lamang sa inyo, kaya kong ipagsampal sa pagmumukha ninyo ang katotohanan ng merong warrant of arrest itong si Maharlika. Si Gerald Bantag, inakusahan ng samot-saring krimen. Ang pinakamalupit ay ang pagpatay kay Percy Lapid at kay June Villamor. Ito ay nangyari noong October 3, 2022 at October 18 respectively sa Las Piñas at sa Muntinlupa. Siya ang itinuturo kasama ng kanyang pinagkakatiwalaan na si Ricardo Sulweta na nagpapatay sa dalawa, kay Percy Lapid at kay June Villamor. After finding probable cause and giving due process dito kay Gerald Bantag, nakita ng korte na siya po ay dapat litisin at ngayon ay meron pong warrant of arrest. Nagtatago sa hindi natin alam na mga lugar at maaari baka merong nagkakanlong na mga individual kaya hindi po mahuli-huli ng ating otoridad itong si Gerald Bantag at saka si Ricardo Sulweta. Sila po ay may mga patong sa ulo. Si Gerald Bantag ay merong patong na 2 milyong piso sa kanyang pagkakahuli. Kung sino man ang makapagbibigay ng mga impormasyon
na itong si Gerald Bantag ay naroroon at magleled sa arrest po nito kasama na itong si Ricardo Solweta ay pagkakalooban po ng ating gobyerno ng 2 milyong piso at 1 milyong piso para sa ulo ni Gerald Bantag at sa ulo nitong si Ricardo Solweta. Ito namang si Arnie Teves, nasa kasalukuyan ay suspindido ng kamera dahil sa pagliban sa kanyang mga tungkulin bilang isang kongresista, ay na-designate na terorista kasama ng 12 pang mga individual, including of course yung kanyang kapatid na dating gobernador na si Pride Henry Teves. Napakaraming akusasyon ang binato dito kay Arnie Teves. At lahat po iyan ngayon ay nasa prosecution, dinidinig, at tinitingnan kung kakakitaan ba ng probable cause. Kaya hindi pa po naisasampa ang kaso sa hukuman. Ganun pa man, yung pagkakadesignate dito kay Arnie Teves bilang terorista, dumaan po iyan sa proseso, ibinigay ang due process, at walang pagmamalabis sa gobyerno. Kaya naman, siya po ay idineklarang terorista at ang pagiging terorista ay hindi po maganda. Ang terrorism o ang akto ng terorismo ay nagdudulot ng malawakang takot sa mga mamamayan kung saan po ginawa ito. In particular, diyan po sa Negros Oriental. At dahil sa mga binanggit kong mga circumstances na yan, nararapat ba na suportahan ang mga tao na ito? Si Gagong Lipunan, si Maharlika, si Gerald Bantag, at itong si Arnulfo Teves? Aba, katangahan kapag ka ikaw ay sumuporta sa mga tao na alam mo na hindi tama ang ginagawa. Sapagkat ang isang taong tanga, kahit matalino yan, nabubulag yan ng mga sirkumstansya, kaya po niya pinaniniwalaan ang ganong paniniwala. Katangahan po iyon. Wala po iyang pinagkaiba sa isang tao na umiibig na kahit sinasaktan na siya, na kahit hindi naman na i-re-return yung pagmamahal sa kanya ng kanyang minamahal, patuloy pa rin siyang nagmamahal doon sa tao na nananakit sa kanya. Napakalaking katangahan po niyan. Ngayon, pumunta po tayo dito sa photograph na nakikita po ninyo. Mga galawang vloggers na sumusuporta dito kay Arnulfo Teves. Itong ginagawa ni Arnulfo Teves ngayon ay mind conditioning para sa mga nagiging tanga na supporter niya at nagpapakita ng patuloy na pagsuporta dito kay Arnulfo Teves. Sabi dito, hashtag corruption, rice 47 per kilo, PMH ABS deal, hashtag GoPogo, hashtag logo media blackout, hashtag patahimikin ang hindi kaalyado, at bla bla bla. Naniniwala ba kayo sa mga pinagsasasabi nitong si Arnulfo Teves? Eh kapag ka naniwala kayo, ang masasabi ko sa inyo, tanga kayo. Magalit na kayo sa akin kung gusto nyong magalit. Pero ang masasabi ko sa inyo, isa kayong napakalaking tanga. Puntahan natin ang press con nitong si Arnulfo Teves na nilive sa kanyang page na Congressman Arnie A. Teves. Pakinggan po natin ang mga sasambitin po dito nitong si Arnie Teves. Ha? Okay ba pag-ulog ba natin? Daming hashtag din po nga. O, uso bagong logo ngayon eh. Kaya bago na ako ng logo. Tatawa-tawa lang yan, pero Shabuyas. Galit na yan. At tingin ko, kung pwede niya lang ipapatay, yung mga taong kinagagalitan niya, gagawin niya. Ganyan kasi, ang sinasabi ng mga nag-aakusa dito kay Arnulfo Teves. Patatahimikin kapag kakalaban ka, ipapapatay ka kapag kasinaling mo ang mga Teves. Ngunit, dahil Marcos administration ngayon, hindi niya magawa iyan.
ano ang nangyayari? Kasi umiiral ang due process, umiiral ang rule of law. Taliwas sa sinasabi nitong si Arnulfo Teves. Napakayaman mong tao. Tapos sasabihin mo, hindi ka nadidinig. E kaliwat kanan ang nag-aantabay sa iyong ma-interview ka. No other than Karen Davila, Noli De Castro, Mel Chanco, at iba pang mga kilalang news anchor ang nakapagpa-interview ka at gusto ka pang ma-interview sa iba't ibang pagkakataon. Naghang yata yung camera ko sa ating kabilang channel. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi na ibibigay ang pagkakataon sa iyong madinig ang iyong panig, media blackout. Saan ang media blackout, Arnulfo Teves? Ikaw lagi ang iniintay ng media. Alam naman natin na kapag ikaw ang pinag-uusapan ng engagement nito sa public, napakataas. Tingnan mo nanonood sa akin ngayon, 400 plus. Samantala kapag ka ang topic ko, iba, kakaunti lamang ang nanonood, ibig sabihin, interesado sa'yo ang publiko. At yon ang gustong-gusto ng mainstream media. Tapos sasabihin mo, media blackout. Kaliwat kanan nga yung nadidinig na pagsasalita mo sa publiko, pati ang mga abogado mo, kaliwat kanan ang pagpapa-interview sa mainstream media. Sasabihin mo, media blackout. Pagka hindi kaalyado, pinapatahimik. Bakit? Yung mga dilaw ba ngayon na hindi kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos, pinatahimik? Hindi. Sila ay nananatiling nakapagsasalita ng kritisismo laban sa kasalukuyang gobyerno. In fact, puro kasinungalingan pa nga ang sinasabi ng mga ito. Pero pinapahintulutan ng kasalukuyang gobyerno dahil nire-respeto ng gobyernong ito ang karapatan po natin sa pamamahayag. Tapos i-claim mo na pinapatahimik kayo. Walang sinampahang kaso ang Marcos administrations na kritiko nito. Hindi sa mga nakalipas na panahon. Katulad ng mga nakalipas na panahon na yan, pinagsasampahan ng kaso ang mga kritiko. Pero sa Marcos administrations, wala ni isa na kritiko ni PBBM, walang sinampahan ng kaso. Kasi ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang respeto sa rule of law at due process. Ngayon, dako tayo ulit dito sa live stream mo, Congressman Suspendido Arnie Teves. Yan, ganyan lang tayo. Keep it that way. Okay. Para makita lang lahat. Pakinggan natin okay, mga tol, ano? Okay. Pakinggan natin to kasi napakahalaga na yung mga sasabihin po dito nitong si Arnulfo Teves at ng kanyang mga abogado, i-debunk po natin. Pasinungalingan po natin kung hindi po katotohanan ang kanilang mga sinasabi. There are a statement in Filipino, pagkatapos ay hayaan ko na po silang magtanong. Ay, ang aming pahayag, and I quote, ang pinakahuling aksyon na ito sa bahagi ng gobyerno laban sa aming kliyente, si Representative Arnulfo Teves ay hindi nakakagulat. Mulat sa kulang pagpatay kay Governor De Gamo, pinakilos ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan, takuhan at mga kaukulang ahensya nito. Simula sa agad na pagtag kay Mr. Teves bilang utak ng krimen nang wala pang pagsisiyasat, pagsasagawa ng mga illegal na searches sa kanyang mga ari-arian, I-correct natin sa harapan ng publiko ang sinasabi nitong si Attorney Topakin. Ay, hindi, Topacio. Ano? Sabi niya, agaran daw pong tinag bilang mastermind itong si Arnulfo Teves. Totoo, naagaran siyang tinag bilang nasa likod ng pagpatay na iyan. Pero walang katotohanan ang sinasabi nitong si Topacio na walang ebidensya na nagsasabi na ang mastermind itong si Arnulfo Teves. Dahil nung mga panahong iyon, hindi pa nagre-retract ang mga nahuli at sumukong suspect na siyang pumatay kay Governor Ruel De Gamo
at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sila ang nagsabi na ang nasa likod ng pagpatay ay si Arnulfo Teves. Sapat na basihan para sabihin ng ating gobyerno na si Arnulfo Teves ang nasa likod ng pagpatay dito kay Governor Ruel De Gamo. Kaakibat niyan ang mga physical evidence na nakuha sa crime scene at eventually sa possession ng mga nahuling suspect na ngayon naman ay nagsipagbawit ng kanilang mga testimonya. Pero hindi niyo pwedeng sabihin, Attorney Topacio, na walang basihan ang gobyerno na sabihin na ang nasa likod ng pagpatay kay Governor Ruel De Gamo ay itong inyong kliyente na si Arnulfo Teves. Ituloy natin ang pakikinig dito kay Attorney Topakin ay kay Topacio. Ugko magpagsikil sa kanyang mga kahulugan bilang halal na miyembro ng Kamara, pagsisimula ng alawakan ng kanya sa media upang siraan siya at lasuni ng isipan ng publiko laban sa kanya, bukod pa sa iba, lahat sa isang walang paundangang pagkakasisihin siya para sa isang krimen laban sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Ang mga ahensya ng gobyerno na may mga itlog sa kanila... Walang katotohanan na nilabag ng ating gobyerno ang nakasaad sa ating saligang batas. Basic. At alam na alam yan ni Teves at ng kanyang mga abogado. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? Pero bilang isang Pilipino, dapat alam po natin ang basic na karapatan na yan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protections of the law. Alam na alam yan ni Teves. Alam na alam yan ni Topacio. At hindi dinideny ang due process dito kay Arnulfo Teves. Nor yung equal protections of the law ipinagkakaloob sa kanya yun. Mantakin nyo mga tol. Ang mga abogado na humahawak sa kaso nitong si Teves, mga napakagaling. Si Topacio, bagamat hindi natin kaayon ito, eh napakagaling na abogado po niyan. Kilalang kilala ng mga abogado, kilalang kilala na abogado yan ng mga malalaking politiko. No other than the former president Gloria Macapagal Arroyo, eh inabugaduhan nitong si Topacio. Yung due process na ipagkakaloob kay Teves, the essence of due process is the right to be heard, the opportunity to be given, to give your circumstances sa ating gobyerno at sabihin na ang mga sirkumstansya na ito ang magsasabi na wala kang kasalanan at yun ginagawa iyon lahat ng kampo ni Arnulfo Teves. Kaya nga hanggang sa ngayon hindi siya nasasampahan ng kaso sa korte dahil yung due process ini-enjoy nitong si Arnulfo Teves at sasabihin ngayon nitong si Topac, nitong si Topacio kasi parang Topac eh, Topacio. Kung naging K lamang yung letter doon sa Topacio, dito Topacio, ang pangit pakinggan. Buti na lamang Topacio, letter C. Oh. Kaya walang katotohanan yung sinasabi po nitong si Topacio na nababiolate po ang constitutional rights nitong si Arnulfo Teves. Okay? And, mind you mga tol, ang paghusga ng publiko sa isang tao, hindi po yan paglabag sa karapatan ng isang tao kasi publiko ang nagsasalita dito. Mag-aral tayo ng bahagya, ha? Inarate lang natin ng bahagya ang ating Bill of Rights. Dapat kabisado nyo ito eh. Kahit hindi nyo kabisado word by word, dapat alam nyo ang esensya. Inarate natin mula Section 1 hanggang Section 22 ng Bill of Rights, Article 3, 1987 Constitution. Sa pag-aaral, pero hindi pala kayo mga criminology, kaya sa madaling paliwanag na lamang, ang Section 1 to 11 is the general right of the Filipino. Ang Section 12 to 22 is a particular right of accused. Isa-isahin natin. Section 1, the right to due process and equal protections of the law. Section 2, the right
of a person against unreasonable search and seizure. Section 3, the right to privacy and communication. Section 4, the right to speech and expression. Section 5, the right to exercise one's religion. Section 6, the right to abode of changing the same and the right to travel. Section 7, the right to information. Section 8, the right to associate or assemble. Section 9, ito po, napaka-basic nito eh. Dapat alam na alam po natin. Ano ang sinasabi ng Section 9? Pagka meron kang property, hindi pa pwede itong bawiin, kunin sa iyo ng gobyerno without just compensation. Kasi meron pong power of eminent domain ng ating gobyerno. Ibig sabihin po nun, the right to confiscate private property in order for the government to use that for public purpose. Ano? No property shall be taken without just compensation. Yun po yung Section 9. Yung mga, for example, nasa kalsada, tabing mong bahay, ang bahay mo nasa tabing kalsada, gagamitin ng gobyerno ang bahay mo, ang lupa mo na kinatitiri ka ng bahay mo, may magagawa ka ba? Wala. Pero ang magagawa mo is hingin sa gobyerno ang just compensation. Section 10. Ito po yung hindi pa pwedeng magkaroon ng batas na magbabawal o sisira doon sa agreement contract sa mga kontrata, parang ganun, ano? No law shall be passed abridging the law on contracts, something like that. Yung Section 11 is the right to nakalimutan ko bigla, nawala ako. Yung Section 11, ito po yung karapatan po ng bawat isa na mabigyan po ng pagkakataon ang ating sarili na ipahayag sa pamamagitan ng representation ng isang council. O, Section 11 po yon. Yung Section 12, ito po yung right of the accused hanggang Section 22. The right to an independent counsel preferably of your own choice. Kaya po tayo nagkaroon ng batas sa Republic Act 7438. The right of the person under custodial investigation. Section 13, the right to bail. Section 14, the right of the accused. Section 15, the right to writ of habeas corpus. Section 16, nagpe-fail na memory ko, di ko na maalala bigla. Basta, Section 16, the right to speedy trial. Section 17, the right to self-incrimination. Section 18, the right against inhumane and degrading punishment. Section 20, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Section 21, the right to double jeopardy. And Section 22, the right, or Section 22, no law shall be passed providing for a penalty when the crime was committed was not yet penalized under the law, o yung tinatawag na ex post facto law. Ano, pasensya na kayo at matagal na yan, hindi ko na nababasa yung mga itinuturo ko before, pero dapat alam po natin yon, mga tol. Going back dito kay Arnulfo Puteve, sasabihin ng kampo niya, the right to be presumed innocent again proven guilty. Alam mo, Attorney Topacio, ganito nagwo-work, hindi naman tanga ang bawat Pilipino. Right of the accused, akusado na ba itong si Arnulfo Puteves? Hindi pa akusado si Arnulfo Puteves. Siya ay respondent pa lamang. At hindi siya inuhusgahan ng husgado pa. Kaya ang presumptions of innocence, ibinibigay pa rin sa kanya ng batas. Pero wag mong sisihin ang publiko kung siya ba ay inuhusgahan na ng publiko na siya ay may kasalanan. At wag mo ding sisihin ang prosecution kung ang tingin sa kanya siya ay may kasalanan. Kasi ganito nagwo-work ang ating criminal justice system. We have 5 pillars ng criminal justice system. Ano yung 5 pillars na yan? Law enforcement. Ang law enforcement ang nagsasagawa ng investigations for a crime committed.
At ang paniniwala ng law enforcement after thorough investigations, ikaw ay may kasalanan. Kaya hindi mo masisisi ang mga pulis, ang mga NBI kung sabihin nila na may kasalanan ang kliyente mo na si Arnulfo Tevez. And more so, ang prosecution. Kapag kinakitaan ng prosecution ng probable cause ang respondent at ito ay kanilang ihabla sa korte, ang paniniwala ng prosecution at ng Department of Justice, ikaw ay convicted sa kanilang paniniwala, kaya kang ipoprosecute. Ngayon, dalhin mo yung sinasabi mong presumptions of innocence, Attorney Topacio, sa korte. At wag sa publiko, dahil you cannot tell the public kung ano ang gustong sabihin ng publiko. Kung ang sa isip namin may kasalanan si Arnulfo Tevez, karapatan din namin yun bilang Pilipino. Katulad ng karapatan ng kliyente mo. Tuloy natin ito, mga tol. Kanilang mga mukha dahil sa pagbawi ng lahat ng mga pangunahing saksi ng kanilang naunang mga saliksay. Kakulangan ng ebidensya laban kay Representative Tevez, ang masamang reaksyon ng publiko laban sa garapalang pagtuliksa kay Tevez at ang nakakahiyang kabiguan ng mga otoridad sa pambubuli sa kanya upang bumalik sa bansa sa kabila ng malubha at seryosong banta sa kanyang buhay ay ginawang sandata o weaponized ang Anti-Terror Act sa pamamagitan ng paggamit ito para sa layuning hindi ito idinisenyo. Kahit sino may wisyo na pagpapasa sa makatarungan kapasyahan ng kataas-taas ang hukuman sa pamamagitan ng akda ni Justice Karandang ay makikita ang katotohanan ito. Ito ay isang malungkot na araw para sa pamamahala ng batas sa bansang ito. Walang katotohanan na malungkot na araw para sa bansang ito. Itong mga sinasabi nitong si Arnold, nitong si Topacio ay walang katotohanan sapagkat nagdidiwang ang Pilipino sa kasalukuyan, lalong-lalo na ang mga mamamayan diyan sa Negros Oriental. Tanungin mo ang mga taga Negros Oriental ngayon kung gaano sila kasaya na wala nang Tevez na nagahari-harian sa kanilang probinsya at nagawa iyan dahil sa mga magagaling na pinuno ng ating bayan na pinangungunuhan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, karapatan naman nila yan na ipagtanggol ang kanyang kliyente at pera-pera lang yan. Sa tingin niyo kung hindi binabayaran si Arthur ni Topacio, ni Arnulfo Tevez dito, gagawin ni Topacio yan? Hindi ako naniniwala. Kay Bantag, pwede pa. Baka talagang walang bayad sila Attorney Rocky. Ano? Yung abogado nitong si Bantag. Pero itong si Attorney Topacio, definitely, bayad po ito ni Tevez. At isang nakakagimbal na paalala na kahit na sa ilalim ng konstitusyonal at republikanong rehimen, ang pamabili ng isang pamahalaan ng mga tao at hindi ng mga batas, a government of men and not of laws, ay maaaring palaging mangyari, lalo na para sa mga gustong durugin ng kasalukuyang dispensasyon. Ang pangyayari ito ay dapat magpadala ng panginginig sa gulugod ng bawat mamamayan dahil ang karapatan ng kahit sino man ay diligtas kung ang mga kalayaan ng lahat ay hindi maiingatan. End of statement. So with that long, let's get to brass tacks and we will entertain questions from our friends in media. Salamat po. Hello, sir? Opo. Yes, sir. Sir, si Ben Pulta po sa Philippine News Agency. Nasaan po kayo ngayon? Who are you asking? Sir, kayo po, sir, congressman. Ako? Napaka, yes, sir. Napaka-defensive eh. Binigay nyo ng pagkakataon yung media na magtanong eh. Anong gusto mong maging tanong sa'yo, Tevez? Pabor lamang sa'yo? Sabi ninyo, let's give the opportunity na makapagtanong ang media. Nagtanong yung media, saan po kayo ngayon? Tapos sasabihin mo, bakit ka nagtatanong? Anong klase ka naman, Tevez? Nasa farm. Hindi nyo naririnig mga manok. Cock farm yan, sir. Oh, hindi nyo naririnig mga panabong. Alam mo, Ben, dapat siya dagdagan ng isang yung farm na yan, cock farm, dagdagan ng isang lalaking baka. Kasi yung istorya ng gobyerno ay cock and bull story. Tingnan niyo mga pinagsasasabi nitong mga tao na ito, no?
Kitang-kita naman. Paano nyo nga pala ipapaliwanag, Mr. Topacio, Attorney Topacio, ang presensya ni Alex Mayagma sa farm nitong si Tebes nung siya po ay aarestuhin ng ating kapulisan at unfortunately for him, siya ay lumaban kaya napatay. Paano nyo nga, ipaliwanag nyo nga sa Pilipino yon? Attorney Topacio, Tebes, ano ang ginagawa nitong si Alex Mayagma sa iyong manukan na merong mga kaso na kinakaharap? Ito ay nakapiyansa lamang sa paglabag ng Omnibus Election Code, illegal possession of firearms. May mga kaso din yan ng pagpatay. Tapos makikita sa manukan property nitong si Tebes, itong Alex Mayagma. By the way, itong Alex Mayagma, sinasabi ito na bagman daw or gunman ng mga Tebes. I do not know kung yun po ay totoo o hindi. Pero yun ang chismis sa Negros Oriental. Pero kalimutan natin ang chismis. Ang tanong na lamang, ano ang ginagawa nung Alex na yon sa iyong property? Arnulfo Tebes. O, pakinggan pa natin ang mga sinasabi po dito ng abogadong si Attorney Topacio at nitong si Arnulfo Tebes. Kog, may question po ako, sir. Yeah, go ahead. Sir, ano na po ang next steps natin? Po? Hindi po kasi kita sa screen. At pwede pong i-highlight dito kung sino na sa kanta. Dennis Osorio po, Global Daily Mirror po. Yes. Opo, sir, tanong ko lang po, ano na po yung next steps nyo after po ma-delegate ang title na terrorist sa inyo ng ATL? Siguro magpadagdag ko sa ID ko na ano, di ba? Or padagdag ko sa ano ko, sa CV. Wala nang makuhang matinong sagot sa kanya, no? Yung media, pilosopo na talaga, mga tol. Kasi hindi niya kayang sabihin pangatwiranan on his part kung bakit siya dinesignate na terorismo, na terorista. Pwede niya namang sabihin doon sa nagtatanong, eh walang katotohanan ang mga yan. Lahat yan pagmamalabis sa ating gobyerno, ng ating gobyerno. Pero ano ang sinabi nitong si Tebes? Di ba? Idagdag daw sa kanyang CV. Napaka-pilosopo, no? Nag-invite pa kayo ng mga media dyan for press con, tapos hindi nyo naman sasabihin, sasagutin ng maayos. Idadagdag ko na kung doon sa Wikipedia entry mo. Pati yung, yeah, pati yung abogado, nagsasalita na rin. Pag-doktor ka, doktor, attorney, ano ba ano ng terrorist? Tagdagdagin natin yan. Para happy naman yung teno. Anyway, Denise, seriously, we are now studying our legal options, including a delisting under the IRR. If I'm not mistaken, Section 6.9 yata, there is a provision for delisting. O, tapos, sasabihin ninyo, Topacio, na hindi binibigay ang due process sa inyo. Eh, yan nga mismo, part of due process yan eh. You are now appealing to the authority na i-delist ang pangalan nitong si Tebes bilang terorista sa ating bansa. How come nasasabihin nyo ngayon hindi na-afford sa inyo ang due process? E iyan na nga, ine-exercise nyo ngayon ang due process. In there, administratively, or in view of the urgency of the situation, we might resort to judicial action in order to correct this travesty of justice being foisted upon our client. Follow-up ko lang po. Sandali ha. Meron nagsabi sa akin, sir, meron palang penalty yan? Pag kinag ka wrong, if you are wrongly tagged, yes, yes, you pay 500,000 okay. 500,000 per day. So, patagalin natin ang konti para magparami rin silang bayarin. O kaya nga, di ba? O para mas maraming bayaran ng gobyerno, di patagalin nyo pa. Pero patunayan ninyo ngayon, na wala talaga kayong mga ginawang acts of terrorism, Mr. Tebes. Ganun lang naman yun. Nandyan ang abogado mo. Tawa, pero
sa loob po niyan, galit na galit yan, si Arnulfo Tevez. Sa loob-loob niyan, papatay na naman yan. Anyway, pangkalat declare talagang invalid kung yung kanilang pag-declare sa inyo, then the government will be liable. That is to prevent abuse. And our legislators in their wisdom also included that penalty. Magkano, sir? 500,000? Yes, oo. Ano yun? Tax ko yun? Palagay ko tax ko yun. Government na yun eh. Government recognition eh. Ako, hindi ko pa kabisado. Hindi kasi ako abogado eh. Pero ang pagkakaalam ko, ang 500,000 per day ay kapag ka ikaw ay nakulong ng walang basihan ang pagkakaso sa iyo ng terorismo, hindi lamang merely tagging. Ano? Basahin po natin yung Anti-Terrorism Act of 2022. At 2020. Ito po yung sinasabi ni Attorney Topacio eh. Ano? Pero taliwas po iyon sa gusto nilang iparating sa ating publiko. Ano yung penalty of yung penalty ng gobyerno kung sakasakaling anong section ba yon? But anyway, since hindi naman ako pwede makipag-argue dahil hindi ako abogado, makikipag-argue ako bilang vlogger. Sa aking paniniwala bilang vlogger, hindi totoo ang sinasabi ng dalawa na ito na 500,000 per day ang ibabayad ng gobyerno kapag ka ikaw ay natag wrongfully ng gobyerno bilang terorista. Wala pong katotohanan yun, ha? I-correct ninyo ako, mga abogado. Kaibigan kong abogado, baka makapanood ka nitong programa ko, pakikorek mo ako kung mali yung sinasabi ko. Tuloy natin ito, mga tol. Patagalin na nilang konti, kahit mga isang daang araw para mga 50 million naman. Para 50 million. Sige, anybody else? Maraming follow-up ka, Ma'am Denise? Apo, follow-up ko lang po. So, since that's what you're planning to do po, does this not urge you to come back to the Philippines po, Kom? Alam nyo, kahit ano pa ang sabihin ng lahat, hindi ko pwede ipagpalit ang aking buhay. Di ba? Pero as I promise, pag naglakad na ang mga tao sa EDSA, I will be there. 1,000% I will be there. Talaga? A promise is a promise. Oh, come on. Eh, po, sir. Pangako niya yan, ha? Kapag ka naglakad na daw po ang proseso, he will be there. Dito sa atin po yung tinutukoy niya. Siyempre, ang proseso, magsisimula iyan kapag ka hindi na pwede yung mga representative niya. Kailan magsisimula iyon? Kapag ka may warrant of arrest na itong si Arnulfo Tevez. Kailangan niya nang harapin yon sa korte. Tingnan natin kung susuko ito si Tevez. Pangako niya, 1,000%. Susuko siya, babalik siya rito sa Pilipinas, saharapin niya yung kaso na isinampa sa kanya. Ito. Afternoon po. Hi, good afternoon. Hi, Attorney Ferdy at saka kay Congressman Tevez. Kung dante po sa UNTV, tanong ko lang po, kayo po ba ay nasurpresa na kasama ko sa designation po ang inyong kapatid po? Yung sa kapatid ko, not surprised a little bit, but alam kong idadamay nila lahat ng kahit mga hindi dapat. Dahil even my tagging as terrorist, alam ko na namang mangyayari yun dahil desperate move yun. And nalungkot na ako para sa ibang mga tao dun sa ATC, may mga matitino namang tao dun eh. Kailan nga lang birthday nung tao ni Sir Gibo. Tinext ko, sabi ko, pakikumusta naman ako kay Sir Gibo. Then kung maalala nyo nung eleksyon ni Gibo, siya yung dala namin eh. So sabi niya, ipapaabot niya daw. So I don't believe the man that even Sir, I don't know ha. Siyempre, mapipilitan ka pag under
kung sa Bisaya pa, under the moon ka ng kahit sino, hindi ko alam paano sa Tagalog yun. Di ba? Eh, kailan mo sumunod sa leadership? Wala ka na. Parang gustong palabasin itong si Tevez, mga tol. Naputol yata si Kong. Nagiging tuta ang mga head of the government agencies sa kasalukuyan. Paanong magiging tuta? Eh, kitang-kita niyo naman kung paano po makipaghalubilo ang Pangulong Bongbong Marcos. This president, ang kasalukuyang pangulo po natin, ang nabibiro sa harapan mismo sa mismong harapan ng publiko ng kahit sino lamang na tao. No? Magagawa mo ba 'yan sa ibang presidente? Hindi. Ibig sabihin, ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya nandidikta. Pinalalabas kasi nitong si Tevez na ang PBBM natin ang nagdidikta. O kaya naman, dinidiktahan ng mga sekretary natin ang law enforcement agencies. Wala po yung katotohanan. Ang Department of Justice sekretary natin na si Boying Remulla, ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho bilang sekretary. Ganun din po ang ating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos. Ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin bilang sekretary. Alam nga namang ang sinasabi ng investigasyon ng ating otoridad, PNP at NBI, ikaw, Tevez, ang itinuturo ng mga ebidensya. Tapos sasabihin ng ating mga sekretary, ah, huwag niyong kasuhan si Tevez kasi walang kasalanan yan as i-claim. Pwede ba yon? Alam mo sa sarili mo na hindi pwede yon. Kung Arnie Tevez, higit sa lahat, ikaw, Attorney Tobacio, alam na alam mo yan. O atin yun, Harry. Ha? Putol yata, Attorney? Oo. Anyway, yung kay Sir Sal Panelo, na paano mo magiging gagawing terorista yung tao, hindi mo pa nga nakakasuhan sa court of law, hindi ba siya guilty as a criminal? Sabay niyo, terorista na? Nako, totoo bang sinabi yan ni Attorney Panelo? Aba, kung sinabi yan ni Attorney Panelo, baka dinabasa ni Attorney Panelo itong binabasa ko ngayon. Kasi alam nyo mga tol, ganito yan. Alam na alam ito ng mga abogado. Kaya nagtataka ko bakit sinabi yan ni Attorney Panelo as stated nitong si Arnulfo Tevez. Designation of terrorist may come before or after the accusation sa korte. Ano? Ano ang ibig sabihin nun? Pwedeng matag as terrorist ka kahit wala ka pang kaso. Pwede rin matag as terrorist ka after na magkakaso ka sa korte. Walang katotohanan ang sinasabi po nito. Ginagamit niya pa si Attorney Panelo, kung totoo mang sinabi yon ni Panelo. Nandito po yan, oh, kung papaano dinedesignate ng ating Anti-Terrorism Council ang isang tao or group of individual para maging terorista. Anong batas po itong binabasa ko? Republic Act 11479. O, nakalagay po dito yan. Ang mga kaparaanan, how a group of individual or a person may be designated as terrorist. Tapos sasabihin nitong si Arnulfo Tevez. Sinabi daw ni Attorney Panelo, patay tayo dyan. Sablay kung ganun ang sinabi nitong si Attorney Panelo. Basahin po natin ang Section 26 ng nabanggit na batas. I'm sorry, Section 25. Designation of terrorist individual. Groups of persons. Kasi hindi ako abogado eh. Kaya kailangan natin ng kodigo. Eh kung abogado lang ako, kahit hindi na tayo gumamit ng kodigo dito, paniniwalaan tayo ng tao dahil abogado tayo eh. Eh dahil nga po hindi ako abogado, babasahin natin mismo yung batas para hindi po nang gagaling sa akin yung sinasabi po nating batas. Sabi po dito, sa Section 25, Republic Act 11479,
designation of terrorist individual, groups of persons, organizations, or associations. I-relate natin sa nangyayari kay Tevez. Individual si Tevez. Grupo niya, Tevez Terrorist Organization. Okay? Sabi dito, pursuant to our obligations under United Nations Security Council Resolution number 1373, the Anti-Terrorism Council shall automatically adopt the United Nations Security Council Consolidated List of Designated Individuals, Group of Persons, Organizations, or Associations designated and or identified as a terrorist. One who finances terrorism or a terrorist organizations or group. Request for designation by other jurisdiction or supranational jurisdiction may be adopted by the ATC after determination that the proposed designee meets the criteria for designation of UNSCR number 1373. In short, mga tol, ang pagde-designate sa isang tao ay nakabase sa ating batas na inadapt dito po sa UN Security Council Resolution number 1373. The ATC may designate an individual, group of persons, organization, or association, whether domestic or foreign, upon a finding of probable cause that the individual, groups of persons, organization, or association commit or attempt to commit or conspire in the commission of the acts defined and penalized under Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 of this Act. Puntahan natin ngayon yung Section 4. Ano ang sinasabi po sa Section 4? Ano-ano ang mga krimen na maaaring inattempt mo, ginawa mo, kaya ikaw ay pwede nang i-designate as terrorist. Section 4, engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person. B, engages in acts intended to cause extensive damage, engages in acts intended to cause extensive interference, develops, manufacture, process, acquires, transports, and blah, blah, blah. Napakarami po ng mga ito. Pero sa huli, ang pinaka-intention kasi dito kung bakit ito po ay defined as terrorism ay dahil ito po ay nagbibigay ng malawakang takot. Yan o. To create an atmosphere or spread a message of fear, to provoke or influence by intimidation the government or any international organization. Tapos sasabihin, ngayon itong si Arnulfo Tevez, walang basihan. Itong si Attorney Topacio, ang pagde-designate sa kanya ng, ay hindi, si Attorney Panelo, pagde-designate sa kanya ng ating gobyerno na terorista dahil wala pa daw po siyang kaso sa hukuman, hindi po yung totoo. Inuulit natin, the designation of a terrorist may come before or after filing of a case against a person sa korte. And kung babalikan po natin ang sinasabi po ng ating secretary, under assistant secretary na si Attorney Mico Clavano, ay the designation of Tevez as terrorist is not arbitrary. It is based on compelling evidence and factual incidents. Yon mismo yung mga sinabi nitong si Attorney Mico. Nakabase ito sa mga ebidensya. Nakabase ito sa mga katotohanan. Ngayon, sasabihin nitong si Arnulfo Tevez, walang basihan. But anyway, mga tol, so much for that. I just want na malaman po ng ating public na ang mga sinasabi po nitong si Arnulfo Tevez sa kasalukuyan ay pawang pagtatanggol na lamang sa kanyang sarili pero wala po talagang pinaguhugutan na nakaayon po sa ating mga umiiral na batas. Ibinibigay sa kanya ang due process pero naniniwala tayo
na yan po ay nakukuha niya naman ng maayos, yet hindi po mapabor sa kanya kasi ako, paniniwala ko, ginawa niya talaga ang mga bagay na yan. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Salamat sa 565 na manonood po natin.